Sa puntong po ito, makakapanayam natin si Mark Timbal, ang spokesperson ng NDRRMC. Magandang tanghali po sa inyo. Sir, good afternoon. Good morning. Good morning po at sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig. Magandang tanghali po. Opo, makiki-update lang po sana kami sa ginagawa nating efforts kasunod po ng pananalasan ng bagyong Pipito at ng Quinta. May kabuong bilang na ho ba tayo kung inalan yung inilikas? Opo, sir. So far po, yung ating total evacuated population ay umabot na po sa 77,793 katao po ang nag-i-stay ngayon sa iba't ibang evacuation centers dito sa Region 3, Calabarzon, Limaropa, Region 5, Region 8 at Cordillera. Mm-hmm. Alam niyo naman din po, Sir Rafi, na meron pong, dahil umiigit na po ang panahon, posible pong bumaba na itong count ng ating evacuated persons or families amounting to 22,000 families. Baka po makapagsiuwian na rin po sila later today or earlier this morning. Kaya once mag-update po tayo, baka mabawasan na po ito. Apo. Ang isa pong hindi magandang balita, ngayong araw ay nakatanggap po tayo ng ulat na may tatlo po tayong kababayan na nasawi dahil po dito kay Bagyong Quinta. Mm-hmm. Dalawa pong kababayan natin dyan sa probinsya ng Negros Oriental ay nalunod po nitong panahon ng bagyo. At isa naman po dyan na iniimbestigahan pa namin ay nalunod din dyan sa Mugpog, Marinduque. Yung Opo. Casualties po natin, other than the dead, meron po tayo mga nawawalang mga kababayan pa. Mm-hmm. Mayroon po kasing lumubog na yate diyan sa Bawan, Batangas nung nakaraang araw at may pahinante po siyang walo. Na-rescue po yung ito pero yung ikawalong pahinante po ay hinahanap pa rin po hanggang sa ngayon ng mga kasamahan natin from the Philippine Coast Guard in the Bawan substation. Sa Mimaropa naman po, isang kababayan natin sa Udyongan, Romblon, ay mukhang sinubukan po tumawid ng ilog habang panahon ng bagyo at nadala po ng agos na tubig. Kaya ngayon po hinahanap pa rin natin ng ating local government dyan okay. yung taong ito. Meron na rin ba tayong assessment sa total damages nitong bagyong ito, lalo na sa agrikultura? So far, Sir Rafi, yung ating assessment po ay ongoing pa rin. Hopefully by today, makatanggap na po tayo ng agricultural damage computation. Ang nakita pa lang po natin ngayon ay count po ng damage sa houses at saka bridges. May isa pong tulay na nasira dyan sa Biliran province at limang bahay naman po ang natanggap nating naiulat na nasira across Calabarzon and Limaropa. Okay, ipapasa ko po kayo sa aking kasamang si Connie Season. Yes, okay, sir. Hi, Ma'am Connie. Hi, hello po. Si Connie Season po ito. Sir, ngayon po nga, syempre, may mga challenges na tayo, hindi ba, dito sa pagre-rescue sa mga nasa lanta po ng bagyo. Totoo tapos, po. Nadagdagan pa ho na meron pa rin tayong COVID-19. So, paano ho natin nasisiguro, no, na napapatupad pa rin, syempre, doon sa mga frontliners natin at doon sa mga nasa lanta po ng bagyo, ang safety protocols in place? Opo, ma'am. Aminado po ang ating mga local government kung nakaraang araw na magiging mahirap po itong mga pangyayari ngayon mm-hmm. during the operation. Pero on the part of our LGUs, yung mga tauhan naman po ng ating mga responders ay protected naman po. They are wearing masks, face shields that may sanitation and as well disinfection as well as yung physical distancing na ino-observe. However po, yung mga kababayan po naman natin, minsan po siguro sa pagmamadali ay nakakalimot sa pagsuot ng kanilang mga mask. Mm-hmm. Kaya po ang ating patuloy na panawagan po sa kanila ay bago po lumabas ng tahanan, in case mag-evacuate, dapat po meron po silang mask, face shield. Pagdating po sa evacuation centers, ang abiso po sa local government ay bilang lang po ang pwede mag-stay. Kaya po kung ano po yung tinakdang numero ng LGU ninyo, doon sa mga evacuation centers, dapat po ay hanggang doon lang, wag po nating ipilit. May mga alternative evacuation centers po ang mga LGU na pupuntahan po ninyo or pagdadalan sa inyo kapag ganitong panahon. Pero, yes po. Go ahead, sir. Sige po. Ang atin din pong pinapaalala ay kung ganito pong may instances na meron po tayong kababayan na magpapakita ng mga sintoma na meron po silang sakit, hindi na po dapat sila dalhin sa evacuation center, kundi doon po sa in-establish na quarantine facility doon sa munisipyo.
para po makaiwas din sa sakit yung mga ating evacuated population. Opo. Parang nasubok ho tayo ngayon talaga no, ng ating mga problema, di ba, na sunod-sunod. Pero ano ho ang nakikita nating long-term plans o yung kanyang outlook, kumbaga, sa pag-address po sa mga darating pang bagyo ngayon po may COVID-19 pandemic? Opo, alam niyo naman po, continuing po yung ating mga pagtatayo ng mga evacuation centers dahil napag-utos po ng ating Pangulo noong nakaraan na bawat region po ay dapat may mga evacuation centers na dedicated for emergency. So far po, nakapagtayo na po tayo ng more than 100 evacuation centers across the country. At yung mga sistema po natin for operations and response ay in-adjust na po natin in view of the COVID-19 emergency. Yun po yung paulit po nating nire-remind sa ating mga kasama sa local government na ganito na po dapat ang paraan ng ating pagre-responde ngayon. At hindi na po kagaya ng dati. Mas mahalaga po ngayon talaga ang ating evacuation planning, ang preemptive evacuation, at pati na rin po yung ating pagtataayos ng mga pasilidad natin, pag-iimbentaryo ng pasilidad ng local government unit na pwedeng gamitin evacuation center. Siyempre po, ito hong mga panahon na ito ay iba, no? At mas challenging talaga kumpara po sa ibang panahon. Pero ito ho bang mga nasa mga evacuation centers, just to be sure, yung mga inyo po bang mga local governments, provincial governments, ay meron pong mga budget kaya para naman sa pagtetest po, ano, just in case, no? Na talagang wala hong nagkahawaan dahil po sa pandemic. Ang arrangement po kasi natin pa rin dito is targeted testing. Kaya po yung ating po mga kababayan din ay nagkakaroon ng health monitoring doon mismo sa community pati sa evacuation centers. Kapag meron po talagang nakapagpasabi na meron po silang kilala na papunta sa evacuation center or member of the evacuated population na meron pong pinapakitang sintoma, yan po ay dinadala sa quarantine facility at doon po magsasagawa ng follow-up or testing para sa kanila. Pero not po the entire evacuated population po ay i-evacuate po, ay i-testing po natin. Pero realistically, sir, ha, ano ba talaga ang gagrado ninyo doon po sa atin na mga LGUs, mga provincial governments, pati na rin ho, syempre sa inyong mga tauhan, ano, in terms of making sure na ito pong napapatupad natin talaga yung social distancing, yung kasi syempre may mga alam nating mga lugar na talagang limitado rin po, di ba? Yung mga evacuation centers. So realistically, siguro, bigyan natin ng grado from 10 being the highest, ano ho ang mag-grade ninyo para may room for improvement siguro sa mga susunod na panahon, ano, pagka nabagyo tayo ulit. Ang hirap ng tanong mo, Connie. Oo nga, pero kailangan natin marinig, eh, di ba? Kasi parang... Naiintindihan po natin dito sa national yung difficulties and challenges. Kasi yung mismo nagmamando po ng COVID-19 response natin, sila din po yung ating mga emergency managers and responders pag ganitong panahon. At nakita po natin ngayon na naging maagap ang mga local governments natin dahil marami po ang nagsagawa ng mga preemptive evacuation. Yung pag-handle naman po dun sa local situation sa evacuation center, meron pong challenges, totoo po, pero nakikita po natin yung pagsusumikap din ng ating mga LGUs para makakomply po sa health arrangement. At yung cooperation ng ating mga kababayan. Kasi wala na po masyado nag-aatubili ngayon. Pag sinabing evacuate na po. Nakikipagkaisa na po ang mga kababayan natin kaagad kapag ganito mong mga panahon. When it comes to funding naman, di ba po since March ay tuloy po na ginagamit yung quick response fund or ng local DRRM fund ng ating mga local government unit. Pero ang ginawa na po natin, pinayagan na po natin na gamitin nila yung remaining na 70% which is allotted for preparedness para matustusan yung kanilang mga activities for response on the ground para meron pa rin po silang magagamit. Dito po sa national, we still have more than 800 million pesos worth of standby funds and food packs and other non-food items na naka-standby ready for deployment. Kaya may maaasahan pa rin ayuda yung ating mga local government pag nangailangan po sila ng augmentation supply. Yes, sir. Pasensya na ta. Binasi ko kasi dun sa mga nakikita nating video, no? Na okay lang po. Yung mga, kumbaga, nagkakadikit-dikit po kaya natanong ko yon. Kasi parang mabilis sabihin, pero actually mahirap siyang gawin talaga, di ba? Totoo. Alright, marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras dito po sa Balitang Hari. Thank you, Ma'am Connie. Good afternoon. Yan po naman si NDRRMC spokesperson, Mark Timbal.